Good morning, Papa Jack. Hopefully, maging maayos ng padyak ngayon. Huwag masyadong ulan. Tara, samahan nyo kami. Si Lolo Mugila, ang kaibigan ko, Talan Sana. Kasama ko na si Burka. Depende kung uulan. Kung hindi, maganda-ganda yung ride. Kung uulan, may edgy lang. Saan lang kami abutan? Tara, samahan nyo kami. Lolo Nagilag at kasama si Burga. Yan, di ba? Later. Ayan. Umakit na kami na Saint Monique. First time ni Burka rito. Panis sa kanya to. Ng Saint Monique, pag medyo short ride lang ang gusto nyo, ito maganda to kasi ngayon tapos na sa papuntang mahabang parang ang daan na ito. Dati kasi hanggang Saint Monique lang tapos baba ka na. Ngayon marami nang umaakyat dito dahil tapos na nga yung daan. So tara, samahan nyo kami ni Burka. Sementado na, dati off-road lang ginagawa kasi noon. Ito yung lagi namin dinadaanan ni Nina Allison at Renan. Malangit na wa. Makatagos tayo doon. Makakatagos. Morning. Oh. Dati off-road to. Ayan si Burka. First time niya rito ang aakyat. Daya, simentado pa. Magandang start ko ng kwento, ikwento sa inyo ang pink table dito kasi mahaba ito, magandang lugar, tahimik. So
istorya ko sa inyo yung Pink Table. Ang Pink Table ay nagsisimula sa kwento ni na Don Juan at Doña Maria. Silang mag-asawa ay nagkaanak si Joseph. So, si Joseph ay isang guwapo, isang matalinong bata. Nung nagsimula siyang mag-aral, kinder, number one sa klase nila. Yun, tinanong ni tatay niya si Don Jose at ni Don Juan, "Anak, Joseph, anong gusto mong regalo sa iyo namin bilang kantimpala sa pagiging number one mo sa klase?" "Eh, Daddy, gusto ko po ng Pink Table." "Ba?" sabi ni Don Juan, "bakla yata itong anak ko." "Ay, sorry po." Yung ginawa niya, binilihan na lang niya ng laruan na nakakaabala sa mawawala sa isip ng bata yung Pink Table. At ganun na nga nangyari. So, nag-grade 1 at umabot, natapos siya ng grade 6, valedictorian yung bata. Ba? Tinanong ulit ni Don Juan kung anong gustong makuha o makamit na regalo ni Joseph. O sabi ni Don Juan, "Joseph, we're so proud of you. Ano bang gusto mong regalo namin na ang mama mo sa'yo bilang gantimpala sa pagiging valedictorian mo?" "Aba," ang sagot ni Joseph ay, "I want to have a pink table." Talagang ganun, pink table pa rin. So, meron di matanggap ni Don Juan na medyo may pagka-ano ang kanyang anak. So, binila niya ng laruan pa rin o ng scooter. Kasi, pabinata na yung anak niya, high school na. So, nag-aral ng ng high school, gumraduate ng high school, yun, valedictorian pa din. Galing talaga ng bata. So, tinanong ulit ni Don Juan, "Joseph, we're so proud of you. Ano bang gusto mong magkaroon ka na gusto mong irigalo namin ng iyong ina para sa pagiging number one mo?" Ang sagot ng bata ni Joseph, "Graduate na ako ng high school, Dad. Natuli na nga ako. Magka-college na ako. But wala pa yung pink table ko." "Ako, pink table pa rin." So, sabi ng daddy, kasi nga magka-college na siya, binilihan na lang siya ng kotse. Ayun. Ng kotse na. Nagbilihan na nga ng kotse. So, nawala sa isip na naman ni Joseph yung pink table, nag-aral ng college, AB Political Science. Ay, naku, malapit na tayo sa taas. So, sabihin na natin nakagraduate siya ng Political Science ng Summa Cum Laude. Wow, napakatalino talaga ng bata. Oh, nandito na tayo sa taas, medyo titigil muna natin. Eto, nakatawid na tayo sa kabilang side. So, gumraduate na si Joseph sa Political Science ng Summa Cum Laude. Tinanong ulit siya ng tatay niya, ng ni Don Juan, "Anak, na pinabibili mo talaga kami ng iyong ina. Ano bang gusto mong regalo sa pagiging Summa Cum Laude mo?" "Dad, I really want to have a pink table. Since I was a young boy, yan na po yung inihiling ko sa inyo, pero hanggang ngayon, hindi nyo pa binibigay." So, ang ginawa ni Don Juan, binilihan niya pa rin ng panibagong modelo na kotse kasi maglolo proper. Ayan si Burka. Tuwan-tuwa si Burka dahil first time niya narating itong lugar na ito.
balik tayo sa naglo si Joseph. So ayan, naglo siya. Natapos yung paglolo niya, summa cum laude ulit. Oh, downhill na kami. Wait, da-downhill muna kami. Yes, ito yung ako, dito sumemplang yung kaibigan namin dati. Nalalim kasi talaga to, ang bilis nito. Tingnan niyo naman yung bilis ni Burka. Oh, ayan, oh. Diba? Balik tayo dun sa summa cum laude ulit siya nang natapos yung law proper niya. Tinanong siya ng tate niya, oh, anak, anong ba gusto mong regalo sa pagiging summa cum laude mo sa law mo? Eh, gusto ko pong, sabi ni Joseph, kagraduate na nga ako ng law eh. Pero yung pink table ko, wala pa rin. Oh, ito, palabas na to. Yung kanan nito, palabas na ng yung main road. Ito, kaliwa tayo. Ito yung papunta pa ng looban ng ano. Ganda dito. So, ito yung daan na to. Ang labas nito, papunta pa rin ng Saint Monique. Eh, tuloy tayo dun sa kwento ng pink table. May girlfriend pala si Joseph. So, ikakasal sila ngayon. Nung ikakasal sila, sabi ni Don Juan, o sige, bibigyan ko kayo, regalo ko, ng round trip ticket around the world for one year. Kahit saan kayo pumunta, sige, sagot ko. Tuwan-tuwa yung mag-asawa. So, pagbalik nila sa Pilipinas, after 1 year, may apo na si Don Juan. So, sobrang tuwa ni Don Juan, ibinigay ni Don Juan, o Joseph, dahil pinasaya mo ako, pinaligaya mo ako, binibigay ko na sa inyo yung bahay at lupa sa Ayala, Alabang, fully furnished na yon. Sige, puntahan nyo. So, pinuntahan ni na Joseph yung lugar. During the traveling, pag-travel nila papuntang Alabang, nadisgrasya yung mag-asawa. Nabangga. Nasa ospital ngayon. So, nung nasa ospital sila, tumawag yung ospital kay Don Juan. O, Don Juan, aksidente po si Joseph. Eh, punta po kayo dito sa ospital. O, so, pumunta si Don Juan sa ospital. Pagpunta sa ospital, bago pumasok ng kwarto, sinabihan sila ng doktor na huwag magpakita ng kalungkutan. So, ginawa nga ni Don Juan, eh, ibigay daw lahat ang kanyang kahilingan ni Joseph sakali. Baka ma-reverse yung, ano, yung sakit o yung nararamdaman. Mabawasan ang paghihirap. So, yung pagpasok ni Don Juan, kinamusta niya yung anak niya. O, anak, kamusta ka na? Sagot ni Joseph, mabuti naman po ako. Okay naman. Talaga lang na-disgrasya po kami. Sabi nila, okay lang yung gumaling ka lang, lahat ng hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Ganun po ba? Yung matagal ko nang hinihiling sa inyo, yung pink table, hindi nyo pa nga po binibigay. Nag-curious ngayon si Don Juan. Hanggang ngayon, tinatanong pa rin pala niya, iniisip pa rin ni Joseph yung pink table. So, tinanong ngayon ni Don Juan kay Joseph kung ano yung kahalagahan ngayon yung pink table na yun kay Joseph. So, anak, ano ba ang kahalagahan ng pink table sa'yo? At mula bata pa, hinihingi mo na sa akin. Hinihiling mo na magkaroon ka. Ano ba yung pink table na yan sa'yo? Dad, ang pink table... ang pink table ay namatay si Joseph.
yun, namatay. At doon nagtatapos ang kwento ng Pink Table. So, balik tayo dito sa biyahe. Ayan, puro akyat ang ginagawa namin ni Burka. Masaya-masaya naman si Burka. Yan naman ang gusto niya. Yung puro akyat na yan. Yan, o, tinan niyo, nagmamadali na naman siya. Paakyat ng paakyat yan. Puro akyat yan. Ah, ito na yung last na akyat. Tapos puro baba naman. Puro lusong naman. Ang gagawin namin. Looban to dinaanan namin kaya less wala halos sasakyan kaming nakakasalubong. Ganda dito. Sige. See you down there. Ito yung jackhammer dati. Maayos na. Ito naging busy street na. Dahil tagus na nga yung daan. Pwede nang pumunta ng Antipolo. Tagus na kasi yung daan papunta ng Antipolo dito. Dati hindi pa. Kunin. Ito yung escape. Yung daan. Ayan. Parang gusto ko. Ayan. Malaki ako eh. Taas na. Ito hanggang dito lang dati. Ang daan. Hanggang Saint Monique lang. Ngayon tapos na hanggang papunta ng Antipolo.
few minutes later. Ang Saint Monique. Crusher ang alam kong daan ng pangalan ng ano nito eh. Ano, yung East Ridge. A few minutes later.
baba. Papalik na kami ng C6. Sige. Natapos na rin yung ride. Nakapag Saint Monique. Kaya sa long ride, long route. Tapos parang para. Baba na. Masaya naman yung kasama ko eh. Happy raw siya. Sige. Shout out kay Master Lolong Nagalan. Salamat sa pagsama. Sinama magkaroon. Shout out sa pamilya ko. Ingat kay Jal sa Buwaga City. Mabuhay ang Gomez family. Tsaka siyempre, Request. Shoutout na rin sa aking pamilya. Pamilya Valenzuela. At sa aking mahal na apo, Air Mateo Valenzuela Brione. At sa mga batchmates ko sa Pateros Catholic School, High School Batch 85. At sa lahat ng officers sa alumni ng Pateros Catholic School. Kamusta po kayo lahat? Sa mga classmates ko sa Por Magnolia. Hello po. One eternity later. Ito na ako sa Aswin. Ito na ulan. Yan ay ulan na. Bahay na. Bahay na ako. Ayun na.